ang istasyon nga naminaw kaninyo. Sa musunod nga oras, inyong mabati ang tulumanon, ikaw og ang PhilHealth, ang programa nga mohatod kaninyo sa mga panghitabo, kabag-uhan ug kalambuan sa inyong benepisyo Medicare. Ikaw og ang PhilHealth, aniya ang inyong mga alagad, uban ni Rudy Ariar, ang hepe sa buhatan sa PhilHealth, ning dakbayan sa Surigao. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ug sa atong mga kapamilya, kapuso ug mga kapatid. Niana usab kita sa ato lain usab na hugna ning atong matag Miyerkules sa matag alas 10 ngadto sa alas 11 sa buntag nga tulumanon ang programang puno sa impormasyon ug mga kalambuan kabahin sa National Health Insurance Program. Ang kalusugan mo, sagot ko. Dinhi sa inyong kinaham nga sibyaanan sa RPN DXQS. Kini ang inyong katrupa sa kahanginan. Ako si Dina Espina at your service. O kumanabuntag kami makiguban sa inyo sulod sa usa ka oras. So manghinaot kami nga anaa kamo sa Kapiskay sa Panglawas. O ato makaiban ko man makahinabi si Ma'am Nadine Paula Estevi. Good morning lang. Good morning. Okay, sa ato mga suking tigpaminaw, no, sa dili pa kita mo padayon sa ato mga panaghisgutan kumanabuntag, amo ka mo giawhag sa pagsalmot sa atong programa pinaagi sa pagtawag or pagtext sa numero diri sa ato istasyon sa 0912-614-0000. So, 0912-614-0000. Pwede ninyo i-text or pwede ka mo mag-message sa ato FB Live para sa inyo mga pangutana, suggestions or dili ba kaha mag-share sa inyo mga kasinatian kabahin sa pag-avail ng benepisyo sa PhilHealth. Ang inyo mga pangutana or mga concerns regarding PhilHealth, ato paningkamutan na matubag nato diri live sa ato programang Kalusogan Mo, Sagot Ko. So, kumanabuntag, mga suking tigpaminaw, sa ato panagisgutan ang mga nagkalain-lain na circular na isab sa ato programa sa PhilHealth. So, ang isa kuman sa ato tukion kumanabuntag, ang ato PhilHealth Circular Number 32, inin sa series of 2015, ining enrollment and coverage of emancipated individuals and all single parents below 21 years old from the NHTS identified for families as indigent members. So, kumanabuntag mga suking tigpaminaw, no, labi na ini si dyan na programa, ubay-ubay na usab ang mga anak na to na pwede mamahimo ng miyembro, no, labi na sa dyan ato mga anak na mukadto sa buhatan sa office para pagpangutana kung uno ba ang angay himuon para ang ila anak or matawag na to na single parent na below 21 years old maka-avail sa PhilHealth na dili gihapon magbayad ng personal contribution nila kundi ma-appeal sa ato indigent program. So kung manabuntag ato isgutan ununoy angay himuon para mamahimo na miyembro sa indigent as emancipated, unoy mga qualifications, uno na mga purma or mga papel ang panginahanglan nila, and at the same time, uno man ang mga benepisyo na pwede ma-avail ng isa ka indigent emancipated individual. No? So, ininato circular ang rationale ini para inina circular is being issued to provide coverage to emancipated individual or single parent. So, klarohon na to, no, para ini sa mga single parent below 21 years old pursuant to Section 10 of the Implementing Rules and Regulations of the Republic Act 10606, otherwise known as the National Health Insurance Act of 2013. So, balik ko na ako, no, para ini sa mga emancipated individual or single parent below 21 years old. So, NADS, ini na ito PhilHealth Circular number 32, series of 2015. Single parent, and pwede ba nato mapasabot sa ito mga namati ko man na ang isa ba ka-dependent na emancipated
naman tay mga anak na naana sa MDR na declare na no, isa sa adya sa ato qualified dependent. Ato ba dyan na bata na dili kita, dili pa siya actually minyo, kay kung mulang kita minyo tagkasalman, kibali naanay anak, no? So naanay anak. Pero aton mother, aton ato anak kibali, anak ng principal member declared pa sa ija MDR as isa sa ija legal dependent. So, nahitabo, may anak na ato na bata. So, uno may mahitabo sa ato na bata, kung in kaso ang ija anak masakit, pwede pa ba gamiton ang membership na nija ginikanan? So, mahitabo, dili na magamit sa katong kibali apo sa katong principal member ang ang MDR or ang PhilHealth sa atong parent, sa atong single parent. Mm-hmm. Kay naamang gajud sa ato balaod na di na pwede makarga ng kibali lang lolo o lola ang ija apo. Mm-hmm. So, mahitabo, atong mama or papa ng atong bata na nakibali na admit, ilahi ka dyan si Dja o membership. So, may tabo, tanggalon si Dja sa pagka-dependent sa atong iyahang parents, mm-hmm, o gimuan si Dja ng ija ka o galingon membership. So, kibali, atong dependent child, mm-hmm, ng principal member, i-separate si Dja, mm-hmm, tanggalon, mamahimo na si Dja na principal member. Para aton ija anak, which is grandchildren, mm-hmm, ng principal member, mahimo na na ma-declare, mm-hmm, ng anak, no? Pero ang mahitabo, since below 21 years old, single parent, tapos ang ginikanan, dapat ang membership ng ginikanan ining emancipated, indigent sad. Active indigent. Active na indigent. Klaro ho na to. Ang mamahimo ra na emancipated individual ma-enroll under NHTS, katurang ato mga anak na single parent below 21 years old na diin, ang ila parent sad and principal member isa ka-active indigent member. So, katong mga anak sa NHTS, listahan 2, apil aton mga anak ng mga 4-piece members, no? Anak ng mga 4-piece members, mga MCCT beneficiaries, apil ini sila diri sa tagtawag nato na emancipated program or emancipated individual ng PhilHealth. So, kung sa ato sitwasyon gayon na lang na na-admit na, uno may himoon na nanay, oh, kibali itong dependent child, para an ija anak na na-confine, maka-avail ng benepisyo sa PhilHealth. So, atong dependent child, mm-hmm, mag-fill up siya ng atong forma na PMRF, PhilHealth, mm-hmm, Member Registration Form. Lakip na dito ang birth certificate sa iyahang bata. I-identify pod sa atong dependent child kung unsay PIN ng iyahang parent or PhilHealth identification number para matrace nato ang PhilHealth ng atong iyahang parent. Okay. So, ato baliko, no? Ang pwede sa emancipated individuals, emancipated program nato aton mga individuals or single parent na ang ila ginikanan or ang principal member kuan sila identified ng DSWD as indigent member through the NHTS or the National Household Targeting System for Poverty Reduction na tool. Kung ang ato anak, no, or single parent nato na anak na below 21 years old na dili part sa tagtawag nato na listahan, dili 4-piece ang ginikanan, dili MCCT holder ang ginikanan, though emancipated or single parent, ang mahitabo sa ila, ma-enroll sila sa PhilHealth, dili as indigent, kundi dili as voluntary member. No? So, klaruhan na to, voluntary member, or pwede sila i-sponsor na nato mga LGUs sa ila respective na LGU conjoy enrollment, pwede atong mga single parents sad i-enroll. So, ang ato program sa Circular 32, ang coverage gadyan ini, atong mga emancipated individuals or single parent below 21 years old and their qualified dependents as identified by the DSWD through the NHTS PR. So, sa ato example gayon na, kung indigent ang ginikanan, mag-fill out ra atong dependent child na single parent ng PMRF, then kinahanglan i-indicate ang
PhilHealth identification number ng parent, no? Ng principal member para mas madali nato ma-establish na ini na bata pwede siya sa emancipated under circular 32, it's because active indigent member ang ginikanan. Now, what if an emancipated individual, no? About to give birth, 'di ba? Naman sad tay another na circular at 22 para sa mga women about to give birth. So, pwede ba ini siya mo apply lang anato na isugutan gaya na example, dependent child of an indigent member na with a child na. So, may anak na. What if ang isa ka-emancipated individual is about to give birth pa? So, ang isa parent or the principal member is indigent. So, uno man si dyan na program. Ari ba si dyan diri sa circular 22 at dun sa ato women about to give birth or there is just sa PhilHealth Circular 32 na emancipated. So, katong mga about to give birth pa, ang Circular 22 or ang women about to give birth ang apply sa ila. Mm-hmm. Kung ang ila ginikanan is informal. Mm-hmm. Pero kung women about to give birth, balikon nato no, indigent ang ila ginikanan, pwede sila diri sa emancipated individual. Ang ila ra lamang himuon ang ato gina-apply, gina-practice nato kuman before sa ato review program, ato pwede ra kita mag-attach an dependent child nan any proof na buntis sila, like sa una pwede kita mangayo nan mother's book or dahil sa diban mangayo kita nan ultrasound result. Pero kuman para gajud nato ma-establish or ma-sure na an ija pagka-member under sa emancipated program is gamiton para sa ija pagpanganak, usually ana mo ginahimo sa office, maghatag kami nan PMRF daan sa member atong dependent child. Amo daan sila ipahibayo sa mga requirement like i-photocopy daan ang birth certificate na atong dependent child na about to give birth. Tapos ang PhilHealth identification ng ginikanan ato daan i-inquire, research sa ato database if na-update ba siya or appeal siya sa renewal for 2019, no? Kay para sa ato mga namati ko man, ato lamang ipahibayo, unfortunately, dili tanan na ay 2018 na renew for 2019. It's because ang ato DSWD Central Office naana sa ila tagtawag na validated and updated na list sa ato mga indigent members for 2019. So, if, for example, ang isa ka-indigent for 2018, waya na na-appeal sa renewal for 2019, so, and women about to give birth na single parent or emancipated individual ang mo-apply sa iya atong taglaong nimulang na PhilHealth Circular number 22 atong women about to give birth. Mahitabo, bayaran ni siya ang whole year, then automatic maka-avail si siya. Pero in the case na ang parent renewed for 2019, then ang bata is about to give birth, pwede siya diri sa PhilHealth Circular number 22. So, atong requirement, atong fully filled out na PMRF, PIN ng ginikanan, birth certificate ng dependent child na about to give birth, plus the birth certificate of the newborn baby, pag naanad to, ipasa na dadyan sa office ng PhilHealth, then ato siya i-enroll under emancipated program as indigent member. So, sa ato mga suking tigpaminaw, atong women about to give birth, ang miyembro man mismo ang mubayad sa ila PhilHealth premium contribution na 2,400 for 1 year. While ang sa ato emancipated individual, i-enroll na to sila pero ang ato national government ang mubayad sa ila contribution as indigent member. So, I hope no na naklaro dyan sa ato mga namati ko man. Ang emancipated individual na free ma-enroll sa indigent at ang mga single parent below 21 years old if ang parent is an active indigent member. If ang parent dili indigent member, pwede gihapon ang ila anak maka-avail ng benepisyo sa PhilHealth. Pero dito kita balik sa PhilHealth Circular 22 na women about to give birth. Okay. So, nahiskuta naman nato uno may advantage na sana mention pa ni Mugay na lang, it's because dyan sa ato, Republic Act 1606,
nakalist down dito ang mga tagtawag nato na qualified dependent, which is and grandchildren, dili pagajud covered as of koman. So amo dito ang pinaka primary reason why ang ato dependent child na single parent or about to give birth, ato na sila himuon na primary member para ang ila anak na grandchildren na ng principal member, pwede nila ma-declare na dependent. So, uno man ang advantage kung ang ato anak or single parent na anak mahimo siya na primary member sa PhilHealth. Uno man ang mga benepisyo na pwede ma-avail niya as primary member, emancipated primary member, and sa iya mga dependents. So, sama sa mga ato lain members, maka-avail po din yung atong emancipated individual ng inpatient and outpatient hospital care, primary care benefit packages. Pero ang nakalahi mo din sa ila, kay in kaso ma-admit sila sa government hospitals, mm-hmm. andiyo waya sila nag-private accommodation, nag-private doctor, mm-hmm. wala sila bayaran sa ilang billing. Or atong so, itawag, appeal sila sa no balance billing. No balance billing. Mm-hmm. Okay, so sa mga inpatient jaon. So if ma-enroll sub sila sa indigent, no? Dako gajud na advantage, no, or kaginhawaan sa ato mga miyembro kon ma-covered kaon ang tagtawag nato na zero balance or the no balance billing policy. It's because kung ikaw na ginikanan na kay anak na nagbudlay, dili na kaw magduha-duha pag daya sa hospital. Kay dili na kaw maghuna-huna na maluwasan ni mo anak, pero pagluguan ni mo sa hospital, magbaguod ka ng bayranan. Kay bisan pa, kung, di ba, nato kuman as of the moment, ang ato availment sa PhilHealth is tagtawag man nato na case rates package. For example, ang sakit ni mo is pneumonia high risk na 32,000. Bisan pa kung ang bill na ni mo anak, law nato dugay ka mo nagstay ng hospital like more than a week. So, ani yung bill ni abot na ng 40. So, dili ka mag-worry na itong excess na 8,000 tungod kay indigent pangkaw under emancipated program, waya kay gihapon bayaran na excess. At tutanan, though nulabay na ka sa package, cover gihapon na tunan, PhilHealth. Kay protektado mangkaw ng tagtawag nato na no balance billing policy. So, balikon na ito. Ano pa ito na ito mga programs, membership category na covered or protected ng no balance billing policy. Sila ang mga indigent, sponsored, mm-hmm. and senior citizens. Anapil anato mga kasambahay, mm-hmm. no? So, ini sila anato mga membership category na as of kuman ang tagtagaan ng prioridad na para kung simba ko sila or si, membro sa ila pamilya jay mga balatian, dili na sila magduha-duha pagjagan sa ato mga accredited na hospitals, labi na sa ato mga DOH retained hospitals, mga government hospitals, kay yan ay ila i-worry, no? So libre tanan, appeal ini NADS and mga laboratories, drugs and meds and other utilities, appeal na sad an professional fees ng doctor. Ato lamang ini-emphasize except kung magkuha sila ng tagtawag nato na private accommodation, ha? Kibali maka-avail gihapon kao kung isa kao ka indigent emancipated individual, indigent member, maka-avail gihapon kao nang imo benepisyo sa PhilHealth even if magkuha kao ng private accommodation. Ang diferensya ra is dili na kao maka-cover nang tagtawag nato na no balance billing policy. So sa ato example gaina, kung ang imo bill ni abot ng 40,000, kay nagkuha man kao ng private accommodation ang excess of 32 na 8,000, imo na dyan tagtawag na to na out of pocket na expense or na gasto. Okay, so dyan to si dyan to na isigutan for inpatient benefits. So sa inpatient, in general rule, ang ato requirement is at least 24 hours na confinement to any PhilHealth accredited facility, pwede na kao maka-avail nan benepisyo sa PhilHealth. So, aside sa inpatient, una pa may line ng mga benepisyo na ila pwede ma-avail. So, appeal sab sa ila ang mga outpatient packages. So, sa ato outpatient packages kuman sa PhilHealth, hamok-hamok na sad, no? Obay-obay na sad na ito mga nagkalain-lain na package. So, example na ito, di na ito malikyan dyan mga disgrasya or simba ko dyan mga day surgeries, pwede dyan siya ma-claim sa PhilHealth or kung dili ba kaha ang ato anak,
kung nagduwa-duwa sa John Mia or sa Ido, pwede gihapon sila sa ato animal bite na package. Daghan kita na sa ato TV dots. Kung simba ko, animo dependent imo ginikanan, pwede gihapon sa mga nagkalain-lain na program, bisan dyan sa dialysis, no? Kung jay mo anak or simba ko, sinuna, qualified dependent nimo, pwede gihapon maka-avail sa outpatient packages. And an advantage ini or ang superior benefits ng isa ka indigent member emancipated individual, appeal sila sa ato tagtawag na primary care benefit packages diin ma-avail ini ngadto sa ato mga RHUs, no? So kung una an existing na policies and guidelines sa ato PCB, so maka-avail sila. So kung ato tanaw nads ang isa ka emancipated individual na na-enroll na under indigent program, dili limitado, no? Dili limitado ang iya benepisyo. Kay imagine mo maka-inpatient benefit ka, maka-avail ka, outpatient na mga packages, covered pagajud ka ng no balance billing policy, no? Tapos jaon pagajuy imo PCB na benepisyo. So sa ato mga nanay, tatay, kung dyan ato mga anak na below 21 years old na waya pa maminyo, waya makasal, kung buntis pa manggaling kuman, much better mabisita na kita daan sa opisina ng PhilHealth para matagaan na nato ng advance information or kung ano yung mga requirement na ato anak sa dili pa mag-avail, dili na sila magka-problema. No? Ready na daan ang mga documents or ang mga papel na kinahanglanon nan ato mga anak na single parent below 21 years old. Okay. So, Nads, before kita mo padayon sa ato lain na hisgotan na circular, mamati ani kita sa isa kaya pahinumdom. Ang taas ng lagnat ni Junior. Dalhin na natin sa ospital. Paano bang gastos? May PhilHealth ID at MDR tayo at ito ay epektibo pa. Walang dapat ipangamba dahil sagot ng PhilHealth ang gastusin sa pagpapa-ospital. Hay, salamat. Tara na, bilis! Kung kayo ay kabilang sa Pantawid Pamilya Program, siguraduhin na sa validity period pa ng inyong PhilHealth coverage ang pagpapa-ospital. Pakipag-ugnayan sa inyong barangay o lokal na DSWD o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Sa wakas, pasok na tayong mga senior citizen sa programa ng PhilHealth. Magagamit na natin ang benepisyo kapag na-ospital. Paano tayo magiging miyembro? Ibibigay ng OSCA ng ating munisipyo ang listahan ng senior citizens sa PhilHealth. Ang OSCA ang magbibigay ng PhilHealth ID at MDR sa atin. Paano kung wala pang ID o MDR? Pwede pa rin mag-avail ng benepisyo basta't may senior citizens ID. Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. So, padayon kita sa ato programa, no? Sa ato mga suking tigpaminaw. Padayon ra gihapon sa pag-text sa ato hotline number 0912-614-000. Okay lang, before kita mo padayon pag-isigot sa lahi na sab na circular, ato anay tubagon dyan pangutana, no? Na ang ija anak, below 21 years old, then waya ni dyan ma-declare sa MDR. Tapos, nanay anak. Uno may ija himuon na ang ija anak, dili naman ija pwede i-add as dependent. Ang pangutana ni ija, pwede pa ba gihapon mo avail ang ija anak sa dito na program? Kibaliwaya pa daw ma-declare sa ija member data record. So, pwede ka radyo maka-avail gihapon atong dependent child kibali ni ija na waya na-declare sa emancipated individual. Ang himuon ra, mura gihapon mag-fill up gihapon atong ijang anak ang single parent ng PMRF. Mm-hmm. Pero kuman, ato i-establish na si Ja, anak gajud si Ja, mm-hmm, sa atong iyahang parent na active indigent. Mm-hmm. Ang metabo ra, mag-attach ra atong iyahang anak ng birth certificate ni Ja. Mm-hmm. Para makita nato, makita man dito, kay declared man gajud kung sino ija mother o ang father. Iban sa Ja birth certificate, sa ato i-enroll na member ang birth certificate sa ijang bata na na-admit para maka-avail po datong iyahang anak sa iyahang membership sa PhilHealth. Okay, so ang nagpangutana sa ato, di man nato ini-identify lang kung ang mama ba ini or ang papa. So kato, kung ang mama, walay problema kaysa birth certificate na among gid mama.
ini scenario na, no, lahi na, what if mahitabo ang primary member sa PhilHealth ang papa, no? Uno man ang dapat na draw-on sa birth certificate or para ma-establish na to ang relationship nila. What if kung ang mama ang miyembro, walay problema kay declared man sa birth certificate ng bata, di ba, ang ato i-require is birth certificate. Ang purpose ng birth certificate to establish their relationship. So, if lahi na scenario ang papa ang primary member, then ija anak single parent, no? Ang pangutana, pwede ba gihapon siya ma-enroll as emancipated individual indigent member. Ang ato dyan concern sa ato mga suking namati ko man, kung ang birth certificate ng bata acknowledge ng papa, wala tayo question. Pwede. Kay ano man, ma-establish man ato na si Jaan, papa kay acknowledge man sa birth certificate. Ini na example na to, if an bata is illegitimate. Now, pag ang sitwasyon, pag upon submission ng birth certificate ng bata, makita nato na walay papa. No? Kay siguro at that time sa pagpanganak ng mama, wala gi-acknowledge pa or wala gid-gibutang an papa. So unknown in A or blanco. So if amo dyan ang mahitabo, aton birth certificate ng bata dili enough, no? Or dili sufficient na pwede ang imo anak na single parent ma-enroll under the emancipated program. So, if ato siya pangayuan ng mga documents, like isa daan kung, for example, ang papa or ang mama, four-piece member. So, pwede mangayo ang ginikanan ng certification from the DSWD certifying na ini na bata is anak da jud nan aton primary member. So isa jaon siya sa mga additional requirement. Kibali ato ma-establish nato kung mo certify ang ila municipal link na ijaga jud ato anak, pwede ato pag-establish sila relationship. Pwede sad mangayo kita nan baptismal certificate. Kay sa baptismal certificate naman sad nakabutang an parent. So dapat jaon. So, natay mga lain document na pwede na ito ma-adyo. So, kung ang ato mga anak, single parent na ang papa ang miyembro, mas maradyaw mag-inquire anay sa office. Tapos, while pag-muad to sa opisina, dayo na daan ang ila birth certificate para ang ato sad mga kaibanan na mag-entertain sa ila, kung sakto ang istorya, sakto sad ang mahatag na mga dokumento, sakto sab ang mahatag na advice or requirements sa ila, no? So salamat ka Rajaw sa nangutana sa ato. So kuma na buntag o padayon ra gihapon kamo pag text sa 0912-614-0000. So kuma na ato hisgutan inin PhilHealth circular number 40. In line ra gihapon ini siya sa ato tag hisgutan kuma na emancipated individual or single parent as indigent member. So, in PhilHealth Circular Number 40 of the same year, 2015, inis dyan entitlement of mga MCCT beneficiaries to the NHIP benefits under the Pantawid program of the DSWD. So, inin sa ato tagtawag na 4Ps, no? So, ang rasyonali ng ato PhilHealth Circular Number 40, entitlement to NHIP benefits of the MCCT beneficiaries under the Pantawid program of the DSWD. So, Rule 6, Section 27 of the Revised Implementing Rules and Regulations of the National Health Insurance Act of 2013, Republic Act Number 10606, provides that all indigents identified by the DSWD under the NHDS and other such acceptable methods shall be automatically enrolled and covered under the program. So the DSWD under its Pantawid Filipino program is implementing a modified conditional cash transfer scheme. So amin niya ito tagtawag na MCCT, the Modified Conditional Cash Transfer. It is designed to reach out to homeless street families who are definitely poor
more vulnerable and disadvantaged that are not covered by the regular cash transfer. Kay sa atin inihibawan, inin man good regular na mga CCT members, amo gadyo din sila an na survey na naton ato DSWD Central Office na mga tagtawag nato na murag house to house gadyo sila purok by purok gibisitahan. So with that scheme, naatay mga poorest of the poor or near poor na mga families na waya na appeal. It's because walay ila matawag nato lang na household, walay balay. Naara sila sa mga dayan, mga street families sila tagtawag. So, amo ini naay nahimo na tagtawag nato na MCCT. So, sila an kadaghanan na nahimo na beneficiary sa ini na program. So, the MCCT also caters to indigenous people or the IPs by providing the indigenous cultural communities in geographically isolated and disadvantaged areas or tagtawag nato na GIDAS with equal opportunities to access the services and benefits of the program. So it is expected that the MCT homeless street families beneficiaries will be transitioned to the regular pantawid pamilya after a year. So kung ato tanawon, kung sa PhilHealth pa na program lang ang MCCT, amura siya dyan ng POS na kung ikaw ay ako makover sa indigent, pero kung ikaw, matawag nato na class C, 3, or D at on poorest of the poor or near poor, pero it so happen, waya ka na validate or na-identify ng DSWD, so at the time of availment, confinement, pwede ka enroll sa indigent program, pero through the POS. Dili na kon aton through the National Household Targeting System na tool. So, amo sabi ni kibali ining sa mga MCCT. Aton mga regular member under the conditional cash transfer or the CCT members, ang waya makover na na-identify, amo ini sila, dyan na naitagbutang sa MCCT. Pero, after a year, pwede na sila mabalhin na as regular pantawid program. So, sila pwede, bisag MCCT, dili sila CCT member, pwede gihapon sila makover sa PhilHealth under gihapon sa indigent program. So, amo ini si dyan na to coverage, no? PhilHealth Circular Number 40, Series of 2015. So, kung ikaw mamahimo ka lang na isa ka sa MCCT beneficiaries, balik ko na ako, no? Again, identified by the DSWD. Uno may ilahimoon kung upon inquiry sa PhilHealth, dili pa sila member. Dili pa member. Example, isa ka o ka MCCT beneficiary. Now, nahibawan man nimo na dili ba siya kung laong atuntanan mga regular four-piece members sila. Bisag MCCT holder ka or beneficiary, pwede ka o mamahimo na miyembro. So, nato ka sa opisina ng PhilHealth, nag-inquire ka kung nanabay mo record. So, if for example, wala pa'y record ang isa ka MCCT member, uno may ijahimuon, labi na kung, for example, dyan ija pasyente ko man, o may ijahimuon para itong ija pasyente maka-avail ng benepisyo sa PhilHealth under sa ato na hisgutan na circular. So, ang may tabo dyan, ato siya i-enroll as indigent member. Mm-hmm. Kita naman MCCT, under or pwede mato ma-enroll sa indigent. Mm-hmm. So may tabo mag-fill up pra atong member ng PMRF or PhilHealth member registration form. Lakip na ipakita pud ni dia ang ijang ID. Mm-hmm. Ang unique ni dia na ID na gihatag ng DSWD na si Jaga Jud, member gajud si dia ng MCCT program. Mm-hmm. Okay, so mag-fill out aton MCCT holder, no, ID holder nan PMRF, then mangayo daan nan certificate of confinement, no, certificate of confinement kung na-admit, kung example lang outpatient ra, so mangayo daan nan certificate of availment or kung ugaling na discharge na pero within 60 days pa pwede siya mangadyo nan medical certificate para pwede siya ma-enroll sa indigent program, no? So, ato rin ibalikod kay nag-isgot man kita ng enrollment lang, no? Pero daghan kita yung masugatan sa opisina na
mula ang sila na ma'am, pwede kami magpa-enroll sa Indigent. Uno may John ato, mahatag sa ila na advice. Dili sila MCCT holder, dili sila four-piece, dili emancipated, pero magkuhan sila na waya pa ila PhilHealth. Indigent sila. Uno may, pwede ba kami ma'am mag-enroll as Indigent member? So, kita sa opisina, dili kita mo enroll, wala tayo walk-in na enrollment ng Indigent. Mm-hmm. So, kung ikaw dili ka member ng PhilHealth, ang amo gadyod ma-advise is magpa-member ka as voluntary or as self-employed, individually paying member. So, ikaw na lang ang magbayad sa imuhang contribution, pwede dyan by month, 200 ang monthly or by quarter, 600. Para ma-sure sa nato na ikaw maka-avail gadyod ka sa PhilHealth. Okay, so balikaw na ako, no, taglaong ni Ma'am Nadine, wala tay walk-in enrollment for Indigent member. Ang pwede lang nato i-enroll sa ato na hisgutan nads kadturang mga single parent, emancipated individual na anak nan isa ka active na Indigent member og ining circular nato tigiskutan ko man ining 40, pwede ka ma-enroll as new Indigent member kung isa ka MCCT holder. Pero kung sa taglaong ni nads na dili ka emancipated, dili sa kao MCCT holder, unfortunately, as of command 2019, since ato nahibawaan gadyod ang Indigent at magbayad ng ila contribution ang national government man. So, wala tay enrollment as of command. And, ato rakan sa dipahibayo lang, if ever, jay enrollment, kaya na, di ba, mula akong manang iba na, ma'am, so, may baya mo himuon, ma'am, kung naman kami mag-enroll. So, ato ipahibayo sa ila lang kung unoy paagi, kung gusto nila puhon, kung in kaso jay, enrollment sa Indigent program, hain man sila angay mo adto. So dapat dili kon sa opisina ng PhilHealth, no, kay balik ko na to. An mamahimo na Indigent member sa NHTSPR and bisan inin ato tagtawag na conditional cash transfer, the modified conditional cash transfer, balik-balik ko na to, identified by the Department of Social Welfare and Development. So kung i-claim niyo na kamo isa ka Indigent or angay kamo i-sponsor ng ato national government, ang right office na first niyo duolon is ang ato DSWD. Kay sila ang mo-interview, mo-assess sa iyo kung kamo kwalipikado sa inin mga programa nato sa gobyerno. So balik ko na ako, dili kung si PhilHealth ang mo-identify, kung dili ang DSWD. Ang i-enroll ni PhilHealth ngadto sa program adtun mga beneficiaries na identified, validated na ng DSWD. So sa ato mga suking namati kuman, sa ato mga kaigsuuna na namati sa ato kuman, kung adya ka mo mag-enroll for Indigent, why enrollment kuman, pero kung gusto ni Joe, kung dyan na enrollment puhon or magpa-assess ka mo, adto dito sa ato DSWD na opisina. Sila ang tagtahasan ng ato national government na magpili or mag-identify sa ato mga beneficiaries. So, same with the emancipated lang mga single parent, ang isa ka MCCT beneficiaries, ano man ang ilang mga coverage as to PhilHealth benefits. So, ang mga MCCT nato ng mga miyembro, maka-avail sila sa inpatient, outpatient care services. Labi na sad ang PCB or ang primary care benefit para sa mga MCCT na pwede nila ma-avail sa ila, sa RHUs. Pareagi hapon sa mga Indigent o sa ato ang gi-discuss kaganina na emancipated individuals, kinipod sila mga no balance billing in kaso ma-admit sila sa government hospital, anya wala sila nag-private accommodation, wala po sila ibayaran na sa ilahang bill. So kagana na program, no, kay ining gadyod ato no balance billing policy, kung pwede pa lamang bisag kita, no, na employed, tag look forward nato ini na hopefully in the near future maapil sad kita inin no balance billing policy, no. So unfortunately sa pagkakuman ang tagtagaan ng prioridad ng ato panggobyerno katong tagtawag nato na mas nagkinahanglan. So amo sila ton mga Indigent, mga sponsored ng ato local government unit, sponsored ng mga companies, apil sa nato mga kasambahay or nato mga household helper. So
Kabay na lamang nad sa ato mga labi na dyan, bago pa nakabati, uno man dyan primary care benefits, no? So, nahisigutan naman ni mo na ang PCB at to si siya ma-avail sa ato mga PCB accredited, no? Kaya nato PCB, naasad na sila itagtawag na to na accreditation sa mga RHU kung sila ba kwalipikado. So, sa ato mga MCCT holder, kung kamo mamahimo na ng miyembro sa PhilHealth Under Indigent Program, tagaan lamang namo kamo ng gamay na idea kung uno inin, kaya kung walang kita inpatient lang, may idea naman sila na tanan case, basta identified na na compensable by PhilHealth, ma-admit ka sa isa ka private or government hospital na accredited ng PhilHealth, ma-confine ka for at least 24 hours, maka-avail na ka. Ang outpatient, basta ang imo procedure, jaon, appeal sa compensable ng PhilHealth under sa mga outpatient packages, maka-avail ka. Provided, ang imo radihapuanan lang sa outpatient, provided ang facility and ang doctor na nag-serve sa imo accredited ng PhilHealth, no? So, sa PCB, ang PCB, amay na siya ang kontagtawag na to na mga preventive na mga services. Kay, ang inpatient, may tagbati na mga judkaw. Ang outpatient sub, amosad, no? While ang PCB, dili necessary lang na mayaot na ang lawas or may tagbati na kaw, no? First, uno may bajajaon sa ato PCB. So, una, jaon din doon ang consultation, no? Consultation or check-up, no? So, once an ato RHU, ang ato rural health centers, ang ato rural health units, ma-accredited sila sa primary care benefits na muhatag ng jaon na service. Jaoy gajud ila, tagtawag nato na municipal health officer. So, jaoy doctor sa jaon na health center na diin kwalipikado muhatag ng servisyo. So, first, consultation or check-up. Appeal di doon, tagaan ka mo nan, tagtawag nato na BP taking. So, BP-han ka mo. Now, apan pag BP sa iyo, kung example, hypertensive, no? Or taas ang imo BP. So, ang ato mismo RHU, ila ka mo kuhaan ng kung sa ato palang laong kita na record or i-profile ka mo nila i-enlist. Kay kung hypertensive ang isa ka indigent, MCCT or emancipated na miyembro, ang ato mismo RHU, dyan ila tagtawag na monitoring sa imo. So, i-monitor ka nila, and then at the same time, naatay libre na tambay para sa hypertension. Now, consultation, BP taking, appeal sa didun lang ang body measurement. No? Okay, ang ato height, sa nang ato edad, dapat joy gajudyan si dya, tagtawag na to na proportion na dapat para matawag ka na healthy. So, appeal din ang body measurement. Appeal sa didun, ang tagtawag na to na visual acetic acid or sa to, mga babaji, tagtawag na to na pap smear. No? So, libre. Ini nato tagisgutan ng mga benepisyo, libre ini ihatag sa ila. Nauno pa man, appeal sa didon ang tagtawag nato na digital rectal examination. So amin si dyan sa mga layaki na sa dini, ini si dyan na procedure kon ang visual acetic acid or pap smear isa si dyan ka procedure para ma-detect or early detection or malikayan nato ang cervical cancer. While ang digital rectal examination, isa si Jaka procedure na diin early detection sub sa tagtawag nato na prostate cancer, no? So, appeal sab din hilang ang dyan is smoking cessation. Kung natay mga kaigsuna na, kumbaga, taglaw nila na gusto kong bumait pero di ko magawa, no? Gusto na nila mo stop ng pagsigarilyo pero dili, kaya pa ila ego siguro na education or information on how to stop smoking. So, pwede sila i-guide, no? Naasad tayo tagtawag lang na lifestyle modification, no? Okay. Actually, sa na-mention pa na ako before na ito gidiscuss ang PCB, amoy ni si Jana to program na tagtawag na ito na preventive na services. So, para as much as possible, kung healthy manggod kita, ma-prevent na ito ang mga sakit. So, malikaya na ito na magkinahanglan pa kita ng ma-admit, no? Or ma-confine sa hospital. So, sa ito mga miyembro, kung ikaw isa ka MCCT ID holder, isa ka 4-piece member, na wala pa imo nahawiran na member data record. So, wala pa imo proof na isa ka na active member na sa PhilHealth. So, that's the time na pwede ka mag-visit sa office. Provided, ha? Provided, balik ko na to, isa ka active
active na Forbes members and active pa na MCCT holder. Pero kung ikaw, for example, MCCT beneficiary, 4PIS member na, tapos may imo na 2018 na MDR, kami na sad mismo ang mula ang na as of command, dili na kao necessary mo adto sa opisina ng PhilHealth, labi na kon so far no, na amagod tayo nasugatan na mo adto sila sa ato office sa PhilHealth kay mga yura ng MDR, walay pasyente. O, baliko na ko sa mga namati sa ato kuman, mga 4PIS, indigent member, kung nakadawat ka mo last year ng 2018 na member data record, tas wayay pasyente kuman, ang amuray kasulti, ato rakan huyat-huyaton anay ang EJU member data record na 2019 because anay rason lang na dili anay sila mong kato sa ato pisina kay as of kuman, continuous pa, nagsigip pa kamulo ang ato central office ng processing sa ila renewal. Pero, dili ka mo magka-worry kay ang tanan 4PIS, active 4PIS members, MCCT beneficiaries na may 2018, tanan sila na renew for 2019. Unfortunately, tungod sa kadaghan, no? Sa kadaghan nato na namahimo ng miyembro, nga ni sa ato pay, naisigutan na nato na ang indigent member ang pinakadako na bahin, kumbaga, no? So, as of kuman, wala pagyud na tapos, hopefully, ang ato target na by April 30, hopefully, mahuman nato si Ja. So, amo nang amo, balik-balikon, pwede radili na kamumad to sa opisina, kay masayang ito ura, si Ja pamasahi, wala may pasyente, kay as na-practice ni sad nato gajud sa PhilHealth, tanan indigent member for 2019, apil na ini ang mga 4PIS and mga MCCT beneficiaries. Bisag dili ka mo mukad to sa opisina, ang PhilHealth mismo, natay tagtawag na timeline na diin kita mag-process for renewal. So, sa ato pag-process sa renewal, apil na di doon ang pag-print nato sa mga MDRs. Then, after nato ma-print ang MDRs, ato gajud siya i-handover sa kada munisipyo. Now, sa pag-handover ng PhilHealth ngadto sa kada munisipyo, ipatawag sa antanan nato ng mga beneficiaries for distribution. But prior sa distribution, dyan ito tagtawag lang na alaga ka activity din. Ang alaga, kuha man lang siya, alamin at gamitin. So, sa ato alaga ka activity, unoy dyan, diha nato lang na pagahimoon. So, dyan din on first, para paghatag ng awareness, no? Information sa ato mga miyembro kay bisan pa dyan may iba na mga bagkaraan na miyembro, dyan sa iban bago na miyembro, so ato sila i-refresh, no? Pahibawon nato sila kung isip miyembro o no ang ila responsibilidad o no ila ang ihimuon. Pahibawon sab nato sila na kung sila miyembro, sino ang pwede mo gamit. So, ato isigutan kung sino ang mga pwede matawag na dependents. Uno'y ilang mga benepisyo. Kaya, di ba, usually, dili ma-appreciate ng isa ka-beneficiary kung uno ni Jack ka-blessed na isa si Jack sa mga beneficiaryo, no? Sa Jack na programa ng ato pang gobyerno. Kung si Jack mismo, personally, dili ni Jack mahibawan kung hain ni Jack pwede magamit. Uno ang bili ng kumbaga, isa kapalid na papel MDR na ijadawaton from PhilHealth. So, sa ato alaga ka, ipahibayo nato na John sa ato advokasya. Magtawag, kitawag nato na natay orientation or information education campaign. And, dili ra kun sa John, kay wasin dyan ato mga kaigsunan mula ang naa, kahibayo naman ako. Di na ako ma-attend. No. Sa alaga ka, naasad tayo ipanghatag na mga services sa ato na ako na-mention gayon na sa PCB. So, mas marajaw na mo attend gajud kita during the alaga ka kung ipatawag na kita ng ato RHU or ang ato Municipal Social Welfare and Development Officer sa ato opisina, no? Usually, mo tap sila sa ato mga BHWs and other mga in charge nila na para ini, no? Balikon ako, ini na programa dili kong para sa PhilHealth. Kay ang PhilHealth, ang RHUs, hibayo naman kita sa program. Pero gihimo nato dyan, alaga ka program para sa ato mga beneficiaries na sila mamahimo na inform. Kay once ang ato miyembro,
Inform sila sa ilang mga responsibilidad. Inform sila sa mga angay nila himuon. Inform sila sa mga benepisyo na ila himuon. So, once hibayo ka nandiyan to, matawag na to na empowered ka. Uno man na ma-empower ka sa panahon na manginahanglan ka, di na ka magkawaya-waya. Kay ikaw mismo sa imo ka ugalingon, assured ka, secure ka na amo ini ang angay na ko himuon, amo ini step 1, step 2, 3 para ikaw maka-avail nan benepisyo sa PhilHealth, no? So, sa ato mga namati ko man kung ugaling jayjo mga pangutana, though ang ato oras lagi limited raman, no, until 11 o'clock raman kita diri sa ato program, pero pwede rag hapon ka mo text sa 0912614 000. Kay sa sunod na ito na Miyerkules na program, ato tubagon ang ila mga pangutana or suggestions or concerns regarding the National Health Insurance Program. Okay, so salamat ka Radyo Nads sa imo pag-iban sa ito. Jabay ato mga dugang na mga pahinumdom sa ato mga namati ko man or kung ugaling waya na. Salamat ka Radyo Nads, no, sa imo pag-iban o pagpasabot sa ato mga suking namati ko man. So, kung dyan pa iyo i-transact sa PhilHealth, pwede ra ka mo mabisita sa amo opisina dyan sa second floor, Prime Glee Building, sa Nicolas Corner, Diaz Street. Open kami from Monday to Friday, Monday to Thursday from 8 to 5, and pagka Friday from 8 to 4. So, anato payment cut-off time is 4:30. Pero ang PhilHealth, ato malipayon kita magpahibuyo sa ato mga kaigsoonan na we strictly observe the no gift policy, the no fixers policy, and ang no non-break. So, labi na ito mga miyembro na nagtrabaho, kung 12 to 1 na sila makalugar, pwede sila mabisita sa ato opisina. So, daghan kayong salamat mga kaigsoonan sa inyong pakiguban sa amo. Suyod sa isa ka oras din sa ato paborito na istasyon sa RPN DXKS, din hira lamang sa ato programang Kalusogan Mo, Sagot Ko. Hinumdumi mga kapamilya, mga kapuso o mga kapatid na dyan na idyo peace of mind, no? Dyan na idyo kaabag sa panahon sa gastos tungod sa hinanali na pagkasakit nimo or dili ba kaha miyembro sa imo banay. So, sa ngalan sa amo local health insurance office head, ang among chief social insurance officer sa PhilHealth sa Surigao, wailain kung dili si Sir Rodrigo Rod Arriar. Once again, ako si Diana Espina o kumanabuntag ato nakaiban si Ma'am Nadine Paula Estebi. Uban sa tanan pamilya ng PhilHealth, kami manamilit og moingon kaninyong tanan, dalay gunung Dios sa paghatag kanato og maayong panglawas sa kanunay. Apan kung kita mapukan tungod sa balatian, ang PhilHealth atong masaligan. Hangtod sa sunod Miyerkules sa matag the same gihapon na oras, matag alas 10 ngadto sa alas 11 sa buntag. Maayong buntag kanatong tanan og God bless us all. Inyo na usab nga nabati ang laing pang-oras nga paghisgot.